So paano? Niligawan ka ba niya dati? Of course not. Just purely business. Nakitaan niya ako ng potential, so tinuruan niya kung paano magnegosyo, kung paano ko makukuha yung gusto ko, kung paano ko talunin yung mga kalaban ko. And the idea about the business club, that was originally from him. Sabi niya sa akin, if I had a business club, it's just like having a religious group and a chamber of commerce all rolled into one. Sasambahin daw ako ng mga politiko because that's going to easily translate into votes. Tapos pag meron din problema sa kalaban sa negosyo, madali ko ring talunin dahil sa mga negosyanteng pwedeng tumulong sa akin sa panggigipit sa kanila. That's how I did it. The rest is history. Well, I assume it wasn't just a social call. Ano bang kailangan niya sa'yo? From now on, Paul, malaki ang magiging pagbabago sa mga plano natin. Kailangan natin maging mas agresibo ngayon dito sa Laging Saklolo. And we have to make Laging Saklolo the center of EVL Business Club. Bakit daw? For him, it's personal. For us, it's purely business. Sir, thank you for coming. We're about to start. Go inside, we're about to start. You can go inside, you can go inside. Pero may bata nandyan. Sorry, pero hindi ka pwede dito eh. Bawal mga bata dito. Eh, ba't po sila pwede? Eh, bata rin naman po sila. Hindi kasi. Kay Mumu kasi dun. Signalis ka na, baka hindi ka na Mumu. Malapit na ang ating investors' fair. Excited na ba kayo? Excited na! Excited na! Anak ko, lalo pa kayo may excite sa sasabihin ko. Dahil lahat ng kalahok sa ating investors' fair ay magkakaroon ng pagkakataon na manalo sa ating raffle. Wow! At sa ating raffle na yan, limang participants ang mananalo. Hindi lang isang participant, hindi lang dalawa, kundi limang participants ang mananalo ng tag-100,000 piso. I want you to focus your energy and your time on making money. Yun ang magpapayaman sa inyo. Yun ang magdadala sa inyo ng tagumpay. Dahil doon kaya yaman. Maaring may mga sakripisyo at minsan masasaktan ang pamilya mo. But I want you to stay focused. Sabi nga nila, keep your eye on the ball. The world belongs to you. Pwede mong angkinin ang kahit na ano. Lahat ng gusto mo angkinin, maangkin mo. Lahat ng nakikita ng mata mo, pwedeng maging para sa'yo. You just have to believe. Kailangang maniwala ka. Naniniwala kami! At ano ang kailangan nyo? Pera. Dahil pera lang ang solusyon, ang kasagutan sa lahat ng problema nyo. Wala nang iba. Wala na! Wala na! Hindi pagdarasal, hindi pananampalataya, hindi pagsisimba. Pera. Dahil kapag ikaw ay may pera, lahat magagawa mo. Tama ba? Tama! Kapag may pera, lahat pwedeng mapasayo. Tama ba? Tama! Kapag may pera,
wala kang dapat katakutan dahil ikaw ang katatakutan. Tama! Sandali lang po! Mali po yung tinuturo ninyo! Nathaniel, ano ginagawa mo rito? Ano ka naman? It's okay. It's okay. Kung may gustong sabihin ang bata, let him speak. So, anong gusto mong sabihin, bata? Ano yung mali sa sinabi ko? Hindi po pera ang pinaka-importante sa lahat. Hindi pera? So, ano kung ganun? Pagmamahal sa kapwa at pananampalataya sa Diyos. Kung ganun, lahat pala tayo dito ay dapat masaya. Kung yan lang ang kailangan natin. Opo, kung nananampalataya po tayo sa Diyos, hindi po dapat tayong mag-aalala na may kulang sa atin. Kasi kung ano ang meron tayo, magiging masaya na po tayo doon. Kaya ipagpasalamat niyo po ang mga biyayang binibigay ng Panginoon, kahit gano'n pa yung kaliit. Ang sinasabi mo, huwag na tayong mangarap. Ang sinasabi mo, hindi na tayo dapat magsumikap para sa mga bagay na gusto natin. Na kung meron tayong alam na isang taong successful, hindi na natin dapat pagsumikapan na makuha kung ano yung meron siya, na magkaroon din tayo noon at ang ating pamilya. Pwede naman pong mangarap. Pero dapat po, huwag nating kalimutan ng pagmamahal sa kapwa. Para makalamang tayo para lang kumita ng pera. Kung mahal niyo po ang isa't isa, magiging masaya na po kayo kung anong meron ng iba. Hindi po natin kailangan mainggit. Hindi po natin kailangan malungkot. Magiging masaya po kayo para po si Tatay Abner. Kahit mahirap lang siya, kahit karaniwang pulis lang siya, masaya pa rin po ang pamilya niya. Ipinagpasalamat niya po ang mga biyayang nakuha nila. Hindi po sila gumagawa ng masama para makuha ang kailangan nila. Ladies and gentlemen, ito ang isang batang walang alam tungkol sa mundo. Alam niyo ba kung anong tawag sa isang taong masaya na kung anong meron siya? Isang tamad. Isang walang pangarap. Isang taong tumatawag sa Diyos para sa kanyang mga kailangan, pero hindi naman nagsusumikap para maabot yun. Yun ang sinasabi mo. Yun ang gusto mong gawin nating lahat. Hindi ba? Hindi po yun ang... Yun ang sinasabi mo, iho. Hindi mo lang naiintindihan dahil bata ka pa. Gusto mo malaman kung paano ang mundo? Eto, ipapaliwanag ko sa'yo. Hindi pera ang dahilan kung bakit merong kasamaan. Alam mo ba kung ano? Ang kawalan ng pera. Kaya maraming tao ang nagnanakaw. Gumagawa ng mga bagay na illegal dahil wala silang pera. Wala silang mapakain sa kanilang mga pamilya. Yan. Yan ang gusto kong ituro sa lahat sa inyo dito. Gusto kong ituro sa inyo, ipahayag sa inyo kung paano magkaroon ng pera. Kung paano gumawa ng pera. Dahil kapag may pera ka, marami kang kabutihang magagawa. Pag may pera ka, makakapagbigay ka sa mga kawang gawa, makakatulong ka sa iyong kapwa. Madaling magmahal ng kapwa pag may pera ka. Kung ikaw ang walang pera, kailangan ikaw ang tulungan. Ikaw ang pabigat. Hindi ko kilala kung sino yung sinasabi mong Tatay Abner mo. Pero sana may paliwanag mo sa kanyang lahat ng ito. Sabihin mo sa kanya, welcome siya dito.
dito sa AVL Business Club! Aba, ang tapang talaga ng alaga nyo. Si Nathaniel? Eh, oo nga ho eh. Kano ko ba hinahanap yung batang yan? Nasaan na kaya yun? Kasi ando sa seminar kanina ni ABL. Nagsalita doon. Aba, sinabihan ba naman si ABL ng mali po yung sinasabi ninyo? Sa seminar po? Oo. Sa harap ng maraming tao? Oo, sabi. Nakipagdebate nga kay ABL. Mukhang ang nagalit si ABL sa kanya eh. Biruin mo, isa kang napakayaman at sikat na tao, sinagot ng isang batang paslit lang. Pambihirang bata yun, ano? No one does this to me. All these years, walang gumagawa sa akin yan. Imagine, sinasagot ako, directly challenging me sa mga sinasabi ko, at isang bata pang gumawa nun? I think you handled it well. That's not the point. No one should be doing this to me. I should look invincible. Dapat lahat takot na sagutin ako. Pag pinabayaan kong mangyari ito, sa susunod, may gagaya. Yung mga kalaban ko, yung mga naiinggit sa akin. Sino ba yung batang yan? Nathaniel. Nathaniel ang pangalan niya. Nathaniel? Kapangalan ng anak mo. At sino naman itong sinasabi niyang Tatay Abner? Hindi ko po alam. Siguro ampun niya. Inaalagaan siya. Paul, this shouldn't happen again, okay? Hindi natin dapat maging problema yung batang yan. Kung nagkalakas ng loob siyang gawin niya isang beses, gagawin niya yun ulit. Uulitin niya yun. And as I said, no one does this to me. Walang dapat gumawa sa akin ito. Ma, don't worry. Ako na bahala sa batang yan. Good. Ano, Nathaniel? Sinabi mo yung kay AVL sa harapan ng mga maraming tao? Sorry po, ha. Hindi ko naman po talaga balak yun, eh. Ang gusto ko lang po, kausapin siya o si Sir Paul tungkol doon sa mga itinuturo ni ABL. Kaya lang po, hindi ko na po natase yung sarili ko, eh. Nathaniel, wala namang masamang sinasabi si ABL, eh. Tsaka kita mo yung nangyari, pati ako nadamay. Baka mamaya, hindi ako tulungan sa negosyo nun. Ako, ikaw naman, Dimas. Ikaw, huwag puro sarili mo lang iniisip mo. Nathaniel, eh, hindi mo naman kailangan problemahin kung tama ba, masama o mali yung tinuturo ni ABS sa mga tao, ha? Bata ka lang. Hindi po pwede. Mission ko po. Anong mission? Nathaniel, kaya mo ba ginawa yun dahil kinausap kita nung gabi? At sinabi ko na dapat may kumausap kay AVL na sabihin na mali ang ginagawa niya? Siyan ako naman, mahal. Ikaw naman para talagang may kasalanan. Ikaw ba yaw, ha? Pinaama ko pati ako. Naku, Nathaniel. Oo, sinabi ko yun. Pero hindi tayo kakausap sa kanya. Pero sino po? Alam mo, ang basos nang nakatira sa inyo, yung Nathaniel. Hindi ba si Sun mabait yun? Pinastot niya si AVL. Bastos yun, salbahe. Bawiin niyo yan. Bakit ha? Bastos ka lang pala eh. Aray ko! Bawiin niyo! Ayoko! Ako, Abby anak, hindi ka dapat nakikipag-away ha. Masama yun. Eh, Nay, masama yung sinabi niya tungkol kay Nathaniel. Tsaka hindi din naman po ako yung nauna. Tinulak niya ako. Kahit na, anak. Hindi ba ang sabi namin masama ang nakikipag-away? Sorry po. Sorry, Abby, ha. Dahil sa akin may nakagalit ka. Huwag mong sabihin nyo, Nathaniel. Wala kang kasalanan doon, ha? Oo nga, Nathaniel. Tsaka wala yun. Kahit kailan, ipagtatanggol na kita. Kapatid na kita, no? Kapatid? Oo, bakit ayaw mo pa? Siyempre, gusto ko! At ate mo na rin ako. Tsaka si nanay at tatay, mga magulang mo na rin sila. Ay, naku mga anak, huwag niyong kakalimutan ha, na hanggang ngayon, eh hinahanap pa rin natin yung mga magulang ni Nathaniel, ha? Ibig sabihin, Nay, pwede pa rin mawala sa atin si Nathaniel. Nakakalungkot naman isipin yun.
Di huwag niyong isipin yun. Ang isipin natin, miyembro na ng pamilya natin si Nathaniel. At tunay na anak na rin ang turing namin sa'yo. Oo naman. Eh, naku, nag-iipon na nga ako ng pampaaral mo eh. Dahil pakiramdam ko, talagang anak na kita. Alam niyo po, ang swerte-swerte ko po napunta po ako sa inyo. Pakiramdam ko po, dahil po sa inyo, nagkaroon na po ako ng mga magulang. At mga kapatid, ang sayo po pala ng pakiramdam pag may pamilya ka, meron nagmamahal sa'yo, ang saya-saya ko po. Halika nga. At Nathaniel, pamangkin na rin yung turing ko sa'yo. Dahil dyan, join na rin ako. Okay. Magandang hapon po. Nariyan po ba si Mr. Abner Bartolome? Mahal! Bakit? Mr. Abner Bartolome. Opo. Gandang hapon po. Nandito po ba si Nathaniel? Bakit po? Taga DSWD po kasi ako. Kukunin ko na po sana si Nathaniel. Nakatanggap po kasi kami ng report na kinukupkup niyo yung bata na walang legal na papeles. Tama po ba? Tama po. Pero nag-request na po ako sa opisina niyo na kung pwede, dito muna sa amin yung bata habang di pa niya nahahanap yung mga magulang niya. Pasensya na po, pero hindi po na-aprobahan yung request ninyo, Mr. Bartolome. Ito po yung mga dokumento. Kailangan niyo na pong i-turn over sa amin ng bata para sa aming pangangalaga. Masaya naman po sa amin si Nathaniel at naalagaan po namin siya ng mabuti. Wala akong problema. Oo nga po. Kasi sino po ba yung nagsumbong na yan? Ba't po ba nangingialam yun? Knock-knock? Aaron, you can go. Excuse me, sir, po. Hi. Ooh, you seem to be in a good mood. Business is good. At nandito ka. At alam ko may dala kang magandang balita. Yes. Si Nathaniel. Your son's namesake. And? Nais mo? Of course, babe. Kailan ba ako pumalpak sa'yo? Nakausap ko na yung mga contacts ko sa DSWD. And it turns out, you were right. Ampun nga lang pala siya. Tatay Adner, ibabalik niyo na naman po ako dun sa center. Tay, di ba nangako ka? Di na natin ibabalik dun si Nathaniel. Eh, pero paano ho kung ayaw sa inyo sa mama ni Nathaniel? Pwede niyo ho ba siyang pilitin? Bawal ho ba siya mamili kung saan siya titira? And without the necessary legal documents, walang karapatan ang pamilyang nag-aalaga sa kanya na kupkupin siya. So right now, Nathaniel is being brought to an adoption center. Good. Good. Mga anak, alam kong masakit para sa atin, pero kailangan natin sundin ang batas. Nathaniel, halika na. Ayusin natin mga gamit mo, ha? Mga anak, samahan mo kami. Kayo. Nakita ko. Sana lang dalhin nila sa malayo yung batang yun. Para hindi na makagulo. Natagpuan ang tunay na ikaw. Huwag kang mag-alala, Nathaniel. Pansamantala lang to, ha? Mag-iingat ka doon, Nathaniel, ha? Huwag ka na ulit tatakas kasi delikado yun. Promise? Promise. Nathaniel, kunin mo na lang to. Para may guardian angel ka din sa pupuntahan mo. Huwag kang mag-alala. Marami pa ako niyan. Salamat, Abby. Nak, kung magka-problema, sabi mo agad sa mga nag-aalaga sa inyo, ha? Para tawagan ka namin agad, ha? Mag-iingat ka doon. Huwag na po kayong malungkot. Dadalawin niyo naman po ako doon, di ba? Magkikita naman po tayo, eh. Saka ayusin ko na yung papeles mo.
Para sigurado, dito ka natitira sa amin. At hindi ka na babalik. Kasi, pamilya tayo eh. Dahil sa'yo, lupa man ay langit na rin. Umasakam, ikaw ang iisipin. Pangalan mo ang laging tatawagin. Namin, Panginoon, hindi ka lilimutin pagkat ikaw ang siyang gabay ng damdamin. Ikaw ang nagturo ng puso at aking damdamin. Magugustuhan mo dito. Ay, maganda gabi po. Kumusta? Yan, Nathaniel, ito na ang bago mong magiging tirahan, ha? Puno na kasi sa DSWD, kaya hindi ka na muna doon, ha? Dito ma-accommodate ka nila na maayos. Si Ma'am Wendy yan, siyang mag-aalaga sa'yo. Kumusta, Nathaniel? Alam mo, matutuwa ka dito, magiging masaya ka dito. Marami kang magiging kaibigan. Ay, Abi, sobrang ng plato yung nilagay mo, ha? Ay, nakalimutan ko po. Wala na po pala si Nathaniel. Ganun talaga, Abby. Kapag nasanay ka na nakasama mo yung isang tao, parang maninibago ka pag wala na siya. Eh ngayon, wala nang magpapatawa sa akin kapag sobrang kabado na ako sa pag-aaral ko. Dito ka muna. Para sa'yo. Isipin ninyo, noong mga panahon na kasama natin si Nathaniel, o hindi ba napasaya niya tayo? At sigurado ako, ganun din ang ginagawa niya sa center kung nasaan siya. I'm sure, pinapatawa niya yung mga tao doon. O hindi ba? Di ba kinatutuwa? Marami napapasaya si Nathaniel? Nathaniel? Di ka na. Aakyat na tayo. Dadaling kita doon sa tutulugan mo, ha? Para makita mo rin yung mga makakasama mo dito, ha? Ganun. Huwag na kayo malungkot. Ay, mahal! Dahil bukas, pwede na natin makita si Nathaniel. Talaga, Tay? Kasi alam ko na kung asang center siya. At bukas na bukas, dadalawin natin siya, ha? Yeah! Dinala dito. Maliba na lang kung dito ang misyon ko. Hoy! Magsitulog kayo lahat! Ikaw na bata ka. Bakit hindi ka pa natutulog, ha? Hindi mo ba alam na may oras ang tulog dito? Kung sa bahay nyo, pwede ka magpuyat.
Tito, hindi. Ako ang masusunod. Bali, higa. Ayan. Ganyan lang eh. Dali-dali. Hira kayo talaga. Anong nakakatawa ron? Sino naglaro niya? Nakumanta kayo bukas. Turuan ko na po kayo. Hindi. Kaya ko, kaya ko. Sige na. Sino naglaro dito? Manda kayo sa akin bukas. Bukasa. Siya kaya ang mission ko?